Magandang umaga, tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Mag-asawa, mag-boyfriend, ang ritual na ito ay para sa inyo. Kayo ba ay bigla na lang iniwan ng inyong mga mahal sa buhay? Kung yes, ito ang ating pag-uusapan. But bago ang lahat, disclaimer po tayo doon sa mga hindi naniniwala ng ganitong usapin, malaya po tayong makakapamili ng mga videos na ating panonoorin at paniniwalaan. So wag na natin yan patagalin, ihanda ang ating sarili doon sa mga naiwan ng ganon-ganon na lamang. Hiling ko po sa inyo na maging positibo po ang inyong pananaw, paniniwala at nasa handang-handa kayo para gawin ito. Ibig sabihin, yung puso nyo ay nandito talaga para masolusyunan ang inyong problema, lalo na at nagdadalang tao. Karin ho nyo, huwag kang mag-worry, makinig ka lang sa ate. Nagdadalang tao ka, ingatan mo ang iyong baby. Si Michelle Reyes, pakinggan mo ang ritual na ito. Ito ay para dyan sa iyong problema. Gawin mo lang po ito ng positibo. Wala pong negatibo sa kabila ng nangyari na bigla na lang tayong iniwan sa ere or bigla na lang nakahanap ang ating boyfriend ng iba. Maging positibo pa rin po tayo. Ika nila ang underdog, yan po ang pinagpapala at yan po ang inuuna ng Panginoon para masolusyunan ang kanyang problema. So, meron tayong mga kakailanganin, mayroon tayong kandila na pula. Bakit po yan laging ginagamit ang kandilang pula? Yan po ay sumisimbolo ng pag-ibig at puso. So, sindihan po natin ito at itapat dyan sa harapan natin habang ginagawa po natin itong ritual na ito. Ang ritual na ito ay upang bumalik ng luhaan ang ating mahal sa buhay na bigla na lang tayong iniwan sa ere. So, sa kabila ng mga pangyayari na yan, ay hiling ko po sa inyo na wala pong negatibo sa mga hiling na inyong gagawin. So ang papel, isulat natin ng 7 beses ang totoong pangalan na hindi pwede yung palayaw at isulat natin yung mga hiling nyo bilang yun ang dasal na sasambitin nyo ng 7 beses din po. At meron tayong panulat, kahit ano pong panulat pwede. At meron tayong oil, kahit ano pong klaseng oil ay pwede. Hindi po kailangan ay ang marami. So, nakasulat na dito ang pangalan at ang hiling nyo. Ang gagawin nyo ay ibubulong nyo sa hangin ang kanyang pangalan ng 7 beses. 7 beses nyo ibubulong, gawin nyo po nang nandito talaga sa dibdib nyo upang masolusyunan ang inyong mga problema. Pati dun po yung kung anong hiling ang inyong ginawa. Of course, ang hihilingin natin dyan ay sana umuwi ka na at isipin mo lalo't nagdadalang tao si asawa ay yung baby natin. Ano ba ang problema ating pag-uusapan at kung maayos yan ay hiling ko lalo na sa mga kapwa ko babae, iwasan po natin yung i-under natin ang ating asawa. I-treat po natin yan ng pantay lang. Kasi ang iba dyan, nagsasawalang kibo na nagpapatalo or underdog pero hindi natin alam ang nasa sa loob niyan ay hindi na pala maganda. Ito na nga nangyari na bigla na lang naglaho dahil hindi na tayo natagalan. So, sa mga mag-asawa, mag-boyfriend, ang respeto po ang pinaka-the best. Respeto kung ikaw ang nakakaangat sa trabaho, irespeto mo kung anong trabaho na meron ang inyong mga kabiyak or boyfriend, girlfriend. Yan ang mga rason kung bakit tayo iniiwan ang madada tayo at wala na ang respeto sa atin. So, nandito na. Nakasulat na, ibulong. Pagkatapos nyo pong ibulong, ay papatakan nyo po ito ng oil.
patak nyo lang po ng oil dyan. Huwag nyo po itong uubusin. Ipatak nyo po dyan yung oil. Tatlong patak lang. Hindi gaano madami ha. Tatlong patak lang. At pagkapatak ay titiklupin natin yan. Ayan, titiklupin natin ng paganito lang. Tiklupin natin ng paganito hanggang pahaba siya. At ito ang gamit ng sinulid na pula. Sa tuwi-tuwi na na matatapos ang ating ritual sa isang araw ay tatalian nyo ng palaso. Kasi ito po ay gagawin nyo ng 7 beses. 7 araw. 7 araw nyo ito gagawin at kinabukasan ay kakalasin nyo po ito uli at ganun uli ang inyong babanggitin ang pangalan at gagawin nyo ito ng alas 7 ng gabi at tuwing Martes, kabiloga ng buwan at Biyernes, alin doon sa tatlo na yon. Basta't kung halimbawa nasimulan nyo ng Martes, matatapos yan ng 7 araw. So, bilangin nyo, hindi kayo magkakamali niyan. Ito ay gagawin nyo ng talagang nasa sa puso nyo. Hindi nyo ito gagawin dahil napanood nyo lang sa akin or sa iba. Gawin nyo po ito talaga ng kaaya-aya sa inyong damdamin. Andoon yung kagustuhan nyo na masolusyunan ang inyong mga problema. Sana ay masundan nyo ng kung ano ang aking mga ibinahagi or instruction para mangyari ito. So, natalian na natin yan. Natalian natin. Napatakan natin ng oil ng 3 beses. Itali natin ng laso. And pagkatali natin ng laso, of course, yung oil na yan ay tatantsahin nyo hanggang umabot ng pampitong araw. So, pagkatali nyo, ay ilalagay nyo lang dito. Makikita nyo, yung dulo ay nabasaan din ng oil. So, hayaan nyo lang po yan. Kinabukasan naman po ng 7 ng gabi, ganon uli ang inyong gagawin hanggang matapos nyo yung 7 araw. Pagdating ng 7 araw, ay doon nyo na ibubuhos lahat ang oil sa papel na yan. Pagkabuhos nyo, ano ba ang inyong mga gagawin dyan? So, pumili kayo ng lugar na pwede ninyong paglagyan sa loob ng inyong bahay na hindi siya mapapakialaman. At may mga sulok-sulok na tayo lang ang nakakaalam, so doon natin yan ilagay. At huwag natin hintayin ng hintayin na dumating yung taong mahal natin sa buhay. Kung ano yung pang-araw-araw nyo na buhay, ayun din ang gawin nyo. Ahayaan nyo lang na yung tadhana or panahon or time, bigla na lang kayong nagulat. Nandyan na yung inyong mga mahal sa buhay. Karen Honyo, nagdadalang tao. Ingatan mo yung baby mo, sundan mo lang itong ritual na ibinahagi ko at mabigyang katuparan yung suliranin mo. And kay Michelle Reyes, magdasal ka anak. And manalig ka lang sa Panginoon. Hindi mo ito gagawin dahil ginaya-gaya mo lang ako. Gagawin nyo ito dahil gusto ng puso nyo at gusto nyong mabuo ang pamilya at makapagsimula kayong muli. Iwasan natin yung mga negatibo sa kabila ng mga nangyari. Magdasal tayo at ipagdasal natin ang kaayusan ng ating mga pamilya. Iwasan natin kung ano man yung mga hindi maganda na nangyayari sa loob ng ating pamamahay. So, yun lang po ang ating gagawin. Araw-araw, kinabukasan uli, ay tatanggalin nyo yung pagkakatali at ibubulong nyo uli ng 7 beses yung pangalan at kahilingan. At pagkatapos nun, ay ilalagay nyo naman uli dito. Araw-araw po yan sa loob ng 7 araw at alas 7 nyo gagawin. Lunes, Martes,
Kabilugan ng Buwan at Biyernes. Alin doon sa tatlo ay pwede naman. Ayan, sana ay maliwanag sa inyo at sundan nyo lang po ang aking mga instruction. Kung hindi nyo naintindihan, ulitin nyo lang pong pakinggan at panoorin ang aking ritual na ito. Ito ay upang bumalik ng luhaan ang ating mga mahal sa buhay na bigla na lang tayong iniwan. So ayan mga taga-subaybay ko, maraming salamat sa paniniwala nyo at maraming salamat sa tiwala na ibinigay nyo. At sana ay sa pamamaraan na ito ay matulungan ko kayo at masolusyonan ang bawat problema na meron kayo. Basta't puro positive lang po tayo. Hindi po natin ito ginawa dahil akalimutan natin ang Panginoon. Ito po ay gabay sa ating mga problema na masolusyonan ayon sa ating paniniwala. Ayan, maraming salamat po sa inyo and consider to subscribe po para updated kayo sa mga ritual na susunod na ibabahagi ko. Malay nyo, ang problema nyo na pula ang kasunod. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay!